Hi guys, so welcome to our next tutorial ano. At nandito na naman nga si Sir Yuli upang magturo ano, magbahagi ng panibagong kaalaman sa inyo mga kaibigan. At ang ating ngang tatalakayin ngayong araw is the triangle proportionality theorem. Okay, so but before we start discussing the theorem, please mga kaibigan, kung hindi ka pa subscriber ni Easy Math, do subscribe on this channel. It will help you a lot. I promise that mga kaibigan. Please click the notification bell para updated ka sa mga lesson natin daily. Also, if you encounter any ads, please do not skip the ads. Malaking tulong kasi yun sa amin. Ano? Saglit lang naman. Let it finish and then continue the tutorial afterwards. Okay, that's all mga kaibigan. Let us proceed. So, ano ba yung triangle proportionality theorem? If a line parallel to one side of a triangle intersects the other two sides, then it divides those sides proportionally. So, to illustrate, ano, mag-drawing natin, magbigay tayo ng triangle para mas maintindihan natin yung theorem. So, let's see, for example, this is the given triangle. Yan, ano. Medyo, ano, tuwid, ah. Gunggong! Barinig kita sa mukha, eh! Yeah, ano ba naman yan? Yan, let's see, for example, yun yung given triangle natin. Hindi talaga tumutuwid eh. Anyway, label natin to as A, K, M. Tapos, ngayon, meron daw isang line, ano, or segment, parallel to one side. So, ito yung line segment. Tapos, ito yung side na parallel sa kanya. So, ibig sabihin, kung parallel yan, meron tong symbol na arrowhead dito. Tapos, arrowhead doon. Ibig sabihin lamang nung symbol na yun, mga kaibigan, they are parallel. Alright? Alright. Alright, mga kaibigan. So, again, yung line segment, no, ito yung line segment na parallel to one side, ito yun, bisects the two other sides, ito yun, yung dalawang side na yan, o hindi, I mean hindi bisex pala, intersex, sorry. So intersex, ibig sabihin dumaan siya dun sa dalawang side, ayun. No, tas parallel siya dun sa third side. Ito yung teorem mga kaibigan. Proportional daw yung mga sides na nahati. Ano ba ibig sabihin? If. So ito ngayon yung if then ano? If then part natin. If itong segment na to, pangalanan lang natin ano. So this is D. Tapos, this is L. Yan. So, if the line DL, no, if the line DL is parallel to line KM, yan, ano, then, yung then part natin, ito yung conclusion. Then, AD, ito, no, ito yung nahating side, AD, all over AK, yung buo. Okay, huwag kayong malilito, ha. AD, tsaka yung buo. Hindi AD tsaka DK, ha? AD tsaka AK. Okay? Equals, syempre, kung ano yung numerator sa kabila, yung adjacent side niya ngayon, yung numerator dun sa kabila. Okay? So, ito yung numerator sa una. Yung numerator sa kabila, yung adjacent side niya, which is AL. No? So, AL all over yung buo naman, AM. Yun. That is our theorem, mga kaibigan. No? Line segment that is parallel to one side, which bisects the two, which intersects the two remaining sides, no? Ayan. Tapos, ito ngayon yung conclusion natin. Yung ratio ng AD tsaka AK ay equal sa ratio ng AL tsaka AM. Okay, so wag kayong malilito doon, mga kaibigan. Now, mga kaibigan, to illustrate our theorem fully, let us have our examples. Ano? So, burin ko na yan. So, yan naman, nakalagay siya dyan sa ating screen. Ano? Sabi dyan, we have the given illustrations, numbers 2 and 3 ulit. Ano? Kasi yung number 1, nasagot na yan. The instruction here is to solve for the unknown sides or side of the given figure. So, sagutan na nga natin yung number 2, mga kaibigan. Ano? So, yung number 2, the given illustration, drawing ko lang ulit para mas maituro natin ng maayos, ano. Number 2, let's see, eto ngayon yung ating illustration.
Tapos, ayan. Ayan. Hirap i-drawing talaga, ha? Ayan. Ayan, 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 ayan. Sabi na natin yan, yan, ano? Yung side na to is 12. This is 12. Tapos, ito, ito ay 8. Tapos, meron tayong line dito. No? They are parallel. Ito ngayon yung parallel sides natin. Ito ay 3. Ito ay 9. Tapos, ito ay R. No? Yung side na yon. Ito ay S. Ito ay 12. Ito, 12. Yan. Okay. So, yun yung mga given, ano, kaibigan. Hindi ko na nilagay yung side na to kasi nga, S plus 12 lang naman yun, ano. Okay. So, ngayon, mga kaibigan, by the triangle proportionality theorem, etong side na to, parallel sa side na yun. Top, which intersects the two sides, the two remaining sides, ito, tsaka yun. Ang nawawala is yung R, tsaka yung S. So, by the triangle proportionality theorem, eto nga yung side na to, or etong side na to, no, yung 12. So, yun yung ating numerator on the first side, no? So, 12 over yung buo na to. Okay? So, again, etong 12 na to, all over yung buo na to. Ano ba yung buo na to? That is 12 plus S, no? So, this is 12 plus S. Okay? Equals, ano yung numerator sa kabilang side? Yung adjacent side ng ating numerator sa unang side, sa unang fraction natin or ratio, no? So, ito yung numerator natin. Ito yon. Adjacent side niya is 9. So, ito. So, 9 yung ating numerator dito. All over yung length ng buo na to. Ano ba yung length ng buo na yun? 12. All over 12. Okay? Now, by cross multiplication, mga kaibigan, ito, no? 12 multiplied by 12, that is 144, equals 9 multiplied by 12 plus S, no? Kasi nga, cross multiplication. Then, simplify lang natin, ano? 144 equals 9 multiplied by 12. Ilan yan? Kakalkyo ko na, ano? 9 multiplied by 12, that is 108. Plus, 9 multiplied by S, that is 9S. Na? So, combining like terms, combine natin tong 144 tsaka yung constant na 108 by transposing 108 on the other side. So, 144 minus 108 equals 9S. Now, 144 minus 108, minus 108 is 36. 36, ano? Equals 9S. Now, to solve for S, divide both sides by its coefficient, which is 9. Na? Therefore, S now is equal to 4. Yun. So, yung value pala ng S natin, mga kaibigan, is 4. Alright? So, nakuha natin yung unang variable or unang missing term natin. Paano naman natin kukuhanin ngayon yung R? Yan, yung R natin. Now, since this side is parallel to this side, meaning, etong maliit na triangle na to, ito, ano? Drawing lang natin, ano? So, yung maliit na triangle na yon, yan, ano? Let's say, etong triangle na to, etong maliit na yon. So, this is 12, this is 9, and this is R. Similar yan sa whole triangle natin. Yung whole triangle natin ay ito. Makikita nyo pa ba illustration ko? Hindi na pala. Yan, ano? So, yung whole triangle natin, mga kaibigan, kasub ko na nga lang para mas makita nyo. Again, ito yung triangle, ano? Nung maliit na yon. Tapos, yung whole triangle natin, ito yan. Yan. So, yun yung whole triangle natin, ha? Huwag kayong malito kasi yung illustration ko pangit, eh. Yung whole triangle natin, this is 12, no? Ito yun, yung buo na yun. Tapos, this is 8. Tapos, ito ay, ano yung buo na yun? 12 plus S. No? 12 plus S. Ano yung S natin? 4. So, this is 12 plus 4, 16. 16 ngayon to. Okay? Yun yung nakita, 8. Yan, ano, mga kaibigan. So, again, itong triangle na to ay similar dito. Saan natin nakuha yan? Kasi nga, ito ay parallel doon. So, they are similar now. Kung similar sila, mga kaibigan, sa sentro lang natin, ano? Kung similar sila, eto nga yung side na to, no? Over sa side na to, yung ratio nilang dalawa, eto to, yung R tsaka 8,
yung ratio nung r tsaka 8 ay equal sa ratio nung either of the two sides of the similar triangles. So, either 9 over 12 or 12 over 16. So, but in this case, 9 over 12 na lang gagawin ko. 9 over 12. So, again, since they are similar triangles, yung ratio nung sides nila ay equal sa other sides nila or for they are proportional. Okay? Now, to solve for R, cross multiplication ulit, ano? So, 8 multiplied by 9 or 12, R multiplied by 12, that is 12R, equals 8 multiplied by 9, that is 72, ano? Now, to solve for R, divide both sides by 12. Now, R is equal to, so ano ba yun? 72 divided by 12 is 6. No. Now, the value of R now is equal to 6. And that is how we solve for the value of R, mga kaibigan. Ito yung S, ito yung R. Now, let us solve for number 3, ano? So, that is for number 2. Madali lang siya, ano? Wow. Basta alam mo yung theorem natin, makukuha mo naman agad siya. Okay? So, ano na tayo? Number, lasag ko lang yung ating board. Number 3, ano? Lasag ko lang yung board, ano? Medyo hindi sentro eh. Number 4. Sorry, 3 pala. 3. Ito na. Number 3. Yung illustration natin, ito ulit siya. Ayan. Yan. Ito ngayon yung ating line segment na. Tapos parallel siya doon. Yan. Okay, they are parallel ngayon, mga kaibigan. So this is y, you know? This is y. This is 6 12 r ano? 8 tapos 11. Okay? So, yun yung mga given sides. Ano, the unknowns are R and Y. Okay, now, applying our theorem, mga kaibigan. So, again, ito yung line na nag-intersect dun sa dalawang sides na parallel dito sa ating third side. So, ngayon, etong side na to, ano? Ito. Yung Y, that is our numerator all over yung length ng buong side na to, which is Y plus 11. No? So, Y plus 11. And then, yung numerator natin sa kabila ay yung adjacent side ng numerator natin sa una, which is 6 all over yung length ng buong side na to, which is 18, ano? 6 plus 12, that is 18. Now, to solve for y, again, cross multiplication, no? That is y multiplied by 18, we have 18y equals 6 multiplied by y plus 11. So, 18y, copyin ko lang yan. Simplify natin ito. No? So, 6 multiplied by y, that is 6y. 6 multiplied by 11, that is 66. Then, combining like terms, ano? Lipat ko itong 6y sa kabila. So, magiging 18y minus 6y equals 66. No, 18 minus 6, that is 12y equals 66. Now, to solve for y, divide both sides by its coefficient. No? Now, 12 divided by 12 is 1. Now, 66 divided by 12, divisible by 6, ano? So, 66 divided by 6, that is 11, all over 2. So, the value of y, mga kaibigan, is 11 over 2 by triangle proportionality theorem. Okay, so again, mga kaibigan, to solve for y, we can use the similar triangle theorem, ano? So, ano ba ibig sabihin nun? Etong triangle na to, no, ay similar doon sa buong triangle natin. Na? So, yung maliit na triangle natin, na 8y tsaka 6, ay similar doon sa whole triangle natin. No? Yung value ng y natin is 11 over 2, so ilalagay ko na yun. 11 over 2. Tapos, yung buong triangle natin, yan, ano? Ito yung malaking triangle natin. Ito na yung kabuuan. Ito yung nawawala, R. Tapos, itong side na to, ito yun, 6 plus 12, which is 18. Tapos, itong side na to, mga kaibigan, that is 11 plus 11 over 2. So, add ko lang yun sa calculate natin. 11 plus 11 over 2
That is 33 over 2. So, itong buo na to is 33 over 2. Okay? So, again mga kaibigan, since they are similar, ano? So, yung ratio nung side na to, saka ito, R over 8, equate na lang natin yan sa ratio nung side na to, saka ito. Na? Because they are similar triangles naman. 18 over 6. So, to solve for R, mga kaibigan, by cross multiplication again, ano? This is 6R. Equals 8 multiplied by 18, we have 8 multiplied by 18, that is 144. Now, to solve for R, divide both sides by 6. Now, R is 144 divided by 6, that is 24. So, the value of R is 24, mga kaibigan, for example number 3. So, that's all for this theorem, mga kaibigan, triangle proportionality theorem. So, naibigay naman natin yung konsepto at step-by-step solution doon sa theorem natin from examples number 2 and 3 natin. Okay? So, if you have questions, mga kaibigan, just comment down below. We will try to answer every questions you have. So, thank you for being here on our tutorial. Kung hindi ito hinahanap mo, nandyan lang sa ating description box yung ating playlist. Alungkatin mo lang, baka nandyan na yung hinahanap mo. Kung di man, tambay ka lang, malay mo sa susunod na upload natin, yun na pala hinahanap mo, and makatulong tayo. No? So, yun lang mga kaibigan. Salamat, kita-kita tayo sunod na tutorial natin. Mabuhay kayo. God bless.